kukunik na. Nagbabalik po ang kapamilya Connect. Connect ka dyan. At tulad nga po ng nabanggit namin kanina ni Tita Susan, nako, mga nanay, mga tatay, napakaganda po ng ating paksa ngayon. Mga tips para naman hindi spoiled brats. Ano, Tita? Yung mga anak natin, ang hirap magpalaki ng anak, ha? So, yung mga may katanungan po, mag-text po kayo sa amin, DGMM Space React, ang inyong mensahe. Pangalan, lugar, ipadala po sa 2366. At pwede rin po kayong mag-tweet at Jing Castaneda or sa ating Facebook page po, Kapamilyang Connect Official. Ayan. O Tita, pakilala natin yung ating panauhin. Alam nyo naman ang aming mga iniimbitang guests, lagi mga eksperto. Ayan, ikaw. So, ang ating panauhin para ngayong hapong ito ay si Dr./Pastor Rod Santos, who is a counselor and speaker for Family Life Philippines. Ayan. So, welcome po. Gusto niyo po bang hapon. Dr. Rod or Pastor Rod? Kahit Rod na lang. Kuya Rod. Ay, bago ko tanungin si Kuya Rod, Tita Susan, ikaw muna tatanungin po. Hmm. Eh, kasi syempre, iba yung mundong ginalawan niyo noon. Nung pinapalaki niyo yung anak niyo, doon sa mundo ngayon, di ba, na ang dami ng... Kung noon eh, mahirap, parang mas mahirap pa ngayon. Nagka-problema ba kayo, Tita, sa pagpapalaki sa mga bulilos niyo? Sa Amerika niyo sila pinalaki, no? Oo. At ako, saka, mas mahirap doon. At saka, Jing, alam mo, syempre gusto mong palakihin yung mga bata the way pinalaki ka ng magulang mo. At nag-uusap nga kami ni Kuya Rod. Hindi ko pwede sinawagin kuya kasi bakit matanda pa ako sa Rod na lang, Rod. Mas matanda pa ako. So, kay Dr. Rod, no? Na, you know, gusto mong ibigay kung ano yung ibinigay sa'yo. Mm. Or, yung hindi ibinigay sa'yo, gusto mong ibigay. Okay. Kaya, pero minsan, hindi natin alam kung kailan tama na, o kailan baka naman kulang, or baka naman instead na, di ba, sinasabi nila na yung mga magulang dapat ang take charge. Minsan, pag masyado naman tayong nagbibigay, yung mga bata nang nagiging masyadong agresibo, no? So, kaya nga, Pastor Rod, gusto naming malaman sa inyo. Ayan na. Ano ho ba, kailan po ba nagiging spoiled ang mga bata? Kailan nating matatawag na spoiled ang mga bata? Oo. Ang mga experts, sinasabi nila na pag nailuwalang bata dito sa mundo, no, he is ethically neutral. No? However, meron din siyang good bent, meron din siyang evil bent. Ang role ngayon ng mga magulang ay i-reward yung pagiging goodness nila, no, through a system of reward. And at the same time, i-correct yung evil bent in a gentle and loving way. Otherwise, magiging spoiled brat nga yung bata. No? At ang yung whining naman, natural naman yan sa bata eh, kasi they are trying to assert yung pagiging yung desire nila to become independent and yung pagiging exploratory nila. Kung isa, sasabi nila, hoy, dati gusto kong lumabas dun sa Macaho, you know, so excitement yun. However, kapag whining occurs, kapag ang in-charge na yung bata, palagi na lang pinagbibigyan, walang delayed gratification, tapos yan ang in-charge sa family at yung authority ng mga parents ay nami-minimize na. Okay. No? Kuya Rod, di pa liwanag nyo nga yung ano yung ibig sabihin ng delayed gratification? Yung delayed gratification, kasi kahit sa mga psychologists, sinasabi nila na ang bata dapat matutong mag-handle ng disappointment. No? Kasi tayo mga adults, we always encounter disappointment. Mm. So, ang maturity lies on the fact na kung paano mo ma-handle disappointment. So, yung mga bata, habang maliit sila, kailangan may mga ganon, delayed gratification, hindi kagad-agad ibibigay yung gusto nila. So, kailangan paghirapan nila? Paghirapan o kaya matuto silang kailangan develop nila yung patience at siyempre, halimbawa, sinabi ng bata, uy, dati yung kabitbahay natin pumunta sa Hong Kong Disneyland, punta tayo bukas, eh wala pang budget yung... Paano nyo ipapaliwanag yun? Siyempre, sasabihin natin ay yung kapitbahay natin, mas mayaman natin, siyempre pupunta tayo dyan, maganda dyan. Pero pwede sabihin sa bata, mag-pray ka muna, tapos gawin natin sa bakasyon, pagplanuhin natin ng maayos, yung ganyan. Pwede mo rin gawin muna itong mga bagay na to. Correct. Bago tayo pupunta doon.
Mm-hmm. O kaya yung ano, Kuya Rod, no, maging bahagi siya ng pagkuha dun sa goal. Kunyari, sabihan ko, yung mga anak ko, sinasabihan ko, o kaya hindi kayo, wag kayong mag-aksaya ng elektrisidad, di ba? Turn off the light pag walang tao para makaipon tayong pera pang pang-abroad o pangpunta dun sa lugar na gusto nilang so, puntahan. They will work as a team. Oo, correct. So, palaging gano'n. Hindi yung kagad-agad, eh, ibibigay mo, no? Mm-hmm. Maganda ba, Kuya Rod, na ano, na alam nila na kung, kasi yung iba sinasabi, live within your means. Pero yung iba naman, tita, yung bagong school of thought, live within your needs. So kahit yung means mo, kaya mong ibigay lahat ng luhong ito, pero hindi naman siya need, dapat yung mga bata masanay na kung ano lang yung kailangan. Is that something you profess? O dun kayo sa old school of thought na within your means? Bare necessity pa rin ang maganda rin ang ituro sa mga bata. Mm. Para sa maliit, sa kote, sa simple, kaya mataya na sila, hindi mas maganda yun. No? Yeah, kesa sa umaga pa lang, gusto nila ice cream agad, no? Kailangan i-explain sa bata na hindi maganda yun. Mm-hmm. No? Hindi maganda sa health niya. So, palaging ina-explain sa level ng bata kung bakit may delayed gratification. Mm-hmm. At saka, di ba, Jing, ang sabi rin ng Pope, ayan naman, na choose the simpler option. Mm-hmm. So, siguro nga, instead na live within your means, live within your needs. Lapan. Okay. May mga ano ba, Kuya Rod, may mga sintomas ba? Para mapansin mong, ay, kung magiging spoiled na yung anak ko, para maagapan. Oh. Meron. Actually, meron akong questions dito, but naka-focus ito self-evaluation to ng mga parents. So, ang mga tanong tungkol sa parents? Oh. Una is, do you usually give up in exhaustion rather than enforce limit during the day? Maraming mga parents na pagod na, so para hindi na mag-ingay yung bata sa bahay, binibigay na lang. No? Do you let your child regularly butt in and take over adult conversation. Pag ang bata mahilig sumingit sa usapang matatanda, no? You are rearing a spoiled brat kid kapag ganyan. Do you keep buying toys in an effort to avoid tantrums and keep your child happy? No? Kumisan guilty yung mga parents, kulang na ako sa oras. So, para makabawi lang, sige ang bili ng mga laruan, kahit ang katutak na yung laruan sa kwarto ng bata, no? Mm-hmm. Tapos yung isa, do you avoid taking him to a supermarket because you can't handle another embarrassing scene? Mm-hmm. Kapag ang answer ng parents dito ay mostly yes, they are looking at a spoiled child. Naku, paano maagapan yun? Paano ba natin, di ba, on the way? On the or spoiled brat na mismo yung anak nila? Paano natin maagapan? Tatlong bagay lang, no? Una, it's tinuturo din ito ni King Solomon sa Book of Proverbs, no? Solomon could be the one of the wisest ruler in all human history. Ang sabi niya, foolishness is bound up in the heart of a child, but the rod of discipline will drive it away. No? Yung pagdidisiplina, yung pag-establish ng house rules, pag-establish ng system of reward and consequences, importante yan sa bata. Security yan sa bata. Kailangan i-execute yan ng mga parents, hindi lolo, lola, hindi yaya. Kung hindi, ang presensya ng mga magulang ay importante para i-execute yung ganyang mga system sa bahay. Mm-hmm. No? Ano yung middle ground? Kasi tita, di ba, sabi nyo nga, gusto nyo ibigay lahat kasi ayaw nyo pagdaanan nila yung pinagdaanan mo. Hirap. Pero, yung sinasabi nga ni Kuya Rod, baka naman yung strength of character, yun ang mawala. Kasi kung binibigay mo lahat, hindi pinaghihirapan eh. So, paano ho yun? Ano ho ang compromise doon? Kailangan ina-explain palagi sa bata na hindi ang basis ng happiness and fulfillment ay hindi yung nakukuha mo lahat ng gusto mo. No? Kailangan makita ng bata na it is better to give than to receive. Yung mga ganyang klase, no? And then develop yung character sa kanila of patience, forbearance, yung mga ganun. At saka pagiging matulungin sa kapwa.
So pag may ibibigay ka, kailangan may paliwanag. Hindi mo lang basta ibibigay sa kanya yung hinihingi niya o yung premyo mo. Kailangan pinapaliwanag parati. At saka gusto kong i-emphasize din yung system of reward. Yung parents hindi lang dapat nakafocus dun sa pagkakamali ng mga bata, kundi kung ano yung ginagawa nila ng mabuti. And if I may share yung sistema namin sa bahay nung dumalaki, maliit pa yung mga anak namin, merong kaming reward store sa bahay, isang corner lang. At the end of the week, pag marami silang mga merits, yung ganyan, bibilangin nila, pwede silang kumuha ng mga nandun, yung mga fruits, yung small toys, para ma-inculcate sa isip ng bata na ang hard work, ang goodness, no, saka mga positive characters ay ina-appreciate natin. Ay, okay yung tita, no? Sama, reward store. Oo, ako naman, ang aking magiging example, yung tinatawag na tough love, no? Na parang, kunwari, nung lumalaki na yung mga anak ko, pupunta ng kolehiyo, ang unang-unang gagawin mo ng magulang, gusto mo, ayusin kagad yung kwarto nila, bibili ka ng mga bagong mga gamit, lilinisin mo na, maglagay ka ng pagkain doon sa refrigerator, pagkatasyan every week, magtatanong ka, o ano ba, pumunta na naman ako dyan, lilinisin ko lahat. Parang, meron akong nabasa na hindi yun ang tama, na kailangan natin bigyan yung mga bata ng kanilang independence, no? Kaya kahit yun ang gusto kong gawin, kailangan pigilin ko yung sarili ko para matutong magluto, para maging responsable, maglinis, makisama, yung hindi bigay tayo ng bigay. And I think for my own children, talagang nakatulog yun. Nung medyo umalis ako ng konti, kasi parang masyado akong naging, ang tinatawag nila dito sa Amerika, di ba, yung helicopter. Parents. Parati kang nandyan, hovering ka, wala ka nang ginawa, kung hindi. Yung bang parang very proactive ka na kung ano yung kailangan ng bata, nandyan ka na. Hindi pa nila naiisip, binibigay mo na. Exactly. Kaya ka naging mami kita dito. Pero hindi nga tama. Hindi nga tama yun. Pabayaan natin yung mga batang maging sila at matuto ng mga tamang asal. Ayun. O, Kuya Rod, anong last few words mo? Sa mga kapwa ko magulang, no, gusto ko lang banggitin yung nung si Moses kasi sa Old Testament, bago siya namatay, nagbigay siya ng huling mensahe. Sabi niya, kayo ba, mga Israel, gusto niyo bang umunlad? Gusto niyo bang makatamasa ng kasaganahan diyan sa lupang pangako? Isa ito sa mga dapat niyong gawin. Turuan ang mga bata sa tama. Disiplinahin sila, turuan sila na mahalin si Yahweh ng buong puso at kaluluwa. At kapag ginawa ninyo yan, makakaranas kayo ng kasaganaan, no, at kapayapaan. At ibinigay ito hindi sa mga political leaders, hindi sa mga social leaders, hindi sa mga religious leaders. Ibinigay ito, tinagabilin ito sa mga ama ng tahanan. No? Kaya, challenging, kahit sa mga parental child counseling namin, hinahamon namin palagi ang mga parents. No? Ang pag-aasawa, hindi lang ito ay magandang karanasan, kundi may responsibilidad din. No? Na dapat hubugin ang magandang karakter sa mga bata. At practical tip, if I can share from parents.com, no? To avoid raising a spoiled brat kid, set up consistent limits. Dapat consistent ka talaga. Yung curfew time, yung fixing your toys, mga ganyan. Pangalawa, establish consequences for breaking the rules. Pangatlo, create incentives, no? Yung binanggit ko kanina, for good behavior. Importante rin yon. Pang-apat, teach that giving is as important as receiving. Pang-lima, help your child to take no for an answer. And pang-anim na palagay ko importante, be a positive role model to your children. Nako. Yun ang tingin ko pinaka-importante. Agree ako dyan. Kasi sabihin ng mga anak mo, sabi mo magtipid ako, pero ikaw gastos ka ng gastos. Di ba, tita?
So ayan, ako ito ay pasimula pa lang, magiging madalas nating bisita, no, tita? Si Kuya Rod, bagamat ayaw siya tawagin Kuya, si Tita Susan. Ayan, maraming salamat po sa lahat po ng inyong ibinahagi. At sa susunod muli, ah, Kuya Rod, ha? Sige lang po, kontakin lang po kami ayan sa Family Life Philippines. Okay, so marami pong salamat at marami po tayong natutunan doon sa next segment, tita. Yung inyong kapamilya abroad segment. Yes. Ang ating paksa ay tungkol sa illegal recruitment. Okay. Ayan, marami rin tayong matututunan dyan, ha, kung paano maiwasan ang mga illegal recruiters. Sa pagbabalik po na, Kapamilya Connect, connect ka dyan.